Ay, teka, iba. Iba, boss, yung tapa. Ayan na. Pusangin na. Grabe, guys. Bad boy na siya. Pag bad sport, boy na. Pang-demonyo na yung sports mode. Pang-demonyo na. Literal, literal. Pang-demonyo na to. Pang-demonyo na siya. Pag sports mode. Hindi pwede sa normal na tao to, boss. Palagay ko. Hindi pwede sa normal. Hi guys, it's me JC, your car homeboy, and currently we are here in Dasmariñas City, Cavite, near Top Lane Computers, and we are here to take a quick look and para i-drive ang 5th generation Toyota Supra GR. Tara, samahan niyo ako, guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Time check natin, 5:30 PM ng hapon. And sobrang excited ko ngayong araw na to, guys, kasi finally, no, after a year, pinakita ulit sa akin and pinahiram sa akin ng tropa ko itong Toyota Supra GR niya. Backstory lang ng konti, na-drive ko na to and napakita na rin sa akin to ng tropa ko nung binili niya to last May 2022. So, mahigit isang taon na yan, di ba? Ngayon niya lang uli sa akin, pinakita. Kasi nalaman niyang nag-YouTube ako, sabi niya, JC, i-review natin. I-drive uli natin yung Toyota Supra, tapos i-video natin. So, ito na siya, guys. Kasama ko na siya ngayon. And, i-drive natin to ngayong araw na to. Titingnan natin yung buong palibot niyan, no? And, i-interviewin din natin, guys, yung may-ari nito. So, samahan niyo kami. Bago tayo magsimula sa review natin, papakilala ko muna sa inyo yung may-ari at yung magiging co-presenter ko for the Toyota Supra GR natin na video. Itong tropa kong to, guys, way back 2020, magkakilala na kami before the pandemic happened. Tapos syempre, nagkaiwalay ng landas. Ngayon lang uli kami, nagkatagpo. Chinat ko din siya, sabi ko, Boss Roy, alam ko meron kang Supra. Baka pwede nating ma-feature yan sa channel. Nope. Napakabait, pumayag naman siya. Actually, hindi na ako nakiusap. Sinabi niya, sige, sabihin mo kung saan tayo magmi-meet, kung anong oras, I'll be there. So, yan ang tropa ko, guys. Pinapakilala ko sa inyo, si Boss Royet. Hello po, good afternoon. Ako po yung owner ng Toyota Supra Mark 5 GR. Nice. Kasama ko na si Boss Royet, yung may-ari nitong Toyota Supra GR na to. And, first of all, Boss Royet, welcome, no? Welcome. Thank you. Sa channel natin, and maraming salamat sa pagpapahiram mo and pagpapakita sa amin ng Toyota Supra GR mo. Kasi guys, totoo lang ha, napakahirap humanap ng owner nito na willing, no, na magpahiram, ipa-test drive, ipa-video yung sasakyan nila. Pero yan, si Boss Royet, since tropa ko na nga siya matagal na, pumayag naman siya. And yun. Ito, Boss Royet, no, konting ano lang, bago natin simulan yung paglibot sa kotse mo. Okay. Initial questions lang, kailan mo nabili itong ano mo, unit mo? May 2020 to siya. More than one year na. More than one year. Ano to eh, kumbaga parang naghahanap pa kami noon nung ano yung magandang option for sports car. Then syempre, ano tayo eh, kumbaga 90s kid tayo, yeah, eh, di ba? Tama. Ano tayo eh. Syempre, idol natin yung mga napapanood natin na vlogger. Nakita ko siya sa vlog actually. Ah, talaga? Meron ba? Meron. Nag-vlog nito before pa. Bago ko siya ma-purchase, may nag- vlog na nito. May napanood na ako. Okay. And then, yun, syempre, andun na yung Supra talaga siya eh. So parang, andun na yung ano mo, attachment mo eh. Syempre, especially sa akin, nagbuburin ako ng kotse. Mga project car. Mga project car. Project car din ako. At the same time, hilig ko talaga yung kotse from the very beginning. Yun, so, May 2022 mo nabili. More than one year na. Bagong-bago pa. Sariwa pa to. Oh my God! Wow! Saan branch mo to ng ano, Toyota na bilhin? Ano to? Toyota Kalamba. Ah, dito lang. Okay. So, it takes at least 1 week bago makuha to. 1 week? Oh. Mabilis na yun. Actually, may, medyo may technique na yun, kumbaga sa ano. Ah, alam na natin yun. Nice. Pero yung 1 week lang, na-release na. Umorder ka, 1 linggo, naghintay ka.
tinawagan ka na, boss, release na yung unit mo. Ready to pick up na. Napakabilis eh. Tsaka yung ito, natanong ko lang yung color black, ito talaga choice mo o wala nang, wala kang choice? Kasi hindi, meron talaga. Ah, okay. May option so, ka talaga. Hindi naman siya yung, kunyari, yun lang available. Hindi, naman hindi no. Kapag ito yung kukunin mong kotse, pati kulay. May option ka kung anong kulay gusto mo. So far ba, may napaayos ka na? Wala, wala. Ano or may to? Sabi natin na-enhance pala, may naidagdag ka na. Wala, ano to? Factory ano to eh. Kumbaga parang stock talaga. Kung paano siya nilabas sa, ito sa na factory, yun. Sa planta, ito na yun. Pamula nung day one, ito na yun. Oh, wala pa akong binabago dyan. So, yun yes. Kasi, to be honest guys, kapag na may Supra ka, di ba? Talagang, kasi ibang mga JDM, di ba? JDM. Fans, Japanese car brands. Mga, tatawag nga dyan, mga purist eh. Parang gusto nila kung ano yung stock, mas okay sa kanila yung stock talaga. Oo, may mga ganun yeah, talaga. May mga ganun. Yung iba naman gusto palit-palit. Pero palay ko, pag ito kasi parang nakapanghinayang di siya paltan. Kasi ang ganda ni. Tsaka lalong mahal magpalit nito ng mga pyesa. Isa pa yun. Oo, kasi nag-inquire ako ng mga body kit na ito. Ang lowest offer sa akin for manufacturer ng China is half a million. Lahat na yun ha, body kit na. Body buong kotse na yun. Half a million. Pero anyways, ganun talaga guys. Depende sa panlasa ng may-ari yan. So, I respect naman, Boss Roy. And para sa tingin ko naman, no, yung choice mo na wala ka pang padagdagan dito, best choice din yun. Kasi talagang itong Supra as is, okay na to. Diba? Parang hindi mo na kailangan ng ano, dagdag dito. Ito guys, pinakatanong ko sa kanya. No, siguro isa din sa mahalaga na tanong. Sa dami-dami, sabi mo nga, may baka pinagpili. Bakit sa Supra ka? O bakit Supra yung pinili mo? As your sports car. Siguro ano? Toyota Supra. Magpo-fall kasi sa bottom line na ano yun. Bata pa lang kasi ako, talyer boy na ako eh. Yung airpot ko kasi sa talyer talaga siya ng trabaho. Dito. At the same time, siyempre Fast and Furious fans ka eh. Yun. Diba? Lumabas yung ano nito, diba? Yung Mark 4. Tatay nito, yung MK4. Oh. So parang nagkaroon siya ng space sa puso childhood mo. Memories mo na tama. Someday, gusto ko yung Supra, di ba? Tama nga naman. Para palagi ko lahat ng mahilig sa kotse, parang doon nagsisimula eh, no? From pagkabat, palagi mo, 90% ka, di ba? Kasi parang nakikita mo na yun eh. Pagkabata mo, parang yun na yung nilulook forward mo kung tumanda ka. Kasi marami naman talagang option eh. Marami talagang option. It's just that, iba eh. Iba yung loyalty mo dun sa iba brand. Iba yung tumatak sa ano mo, sa puso mo. Ako, from project car to ano, Toyota. Toyota talaga. Tama. Ngayon, let's proceed. Libutin na natin yung kotse. Sasamahan pa rin tayo ni Boss Roy. Tingnan natin guys yung features, yung buong overall design ng kotse. Samahan nyo kami guys, tara. 10 seconds later. Okay guys, andito tayo sa unahan ng kotse. Boss Roy, unang napansin ko, napakahaba nung hood. Oo, malaki ang kinuha ang space ng makina. Makina. Mamaya pakita mo sa akin mamaya. Pero guys, yun lang, sobrang prominent nung ano niya. Siguro, almost half nung kotse yung unahan, guys. Kung titingin mo, mamaya pakita namin sa side sa inyo. Almost half, no? Hindi naman siya kalahati. No? Almost half nung kotse yung ano niya, yung engine bay, buong unahan niya. And, napakaganda boss nung ano, nung black color niya. No? Nung kulay actually, ito. Niya. Ito ang pinakamahal na kulay. Ito ba? Oo nga, no? Kasi yung pula, alam ko, mas mura yung pula eh. 4.9M. Parang gano'n, no? Mas mura yung pula niya. Pero ito... Or 5 something. Ito 5.2. Saka iba yung tama nung itim eh, no? Oo. Oh. Low-key lang siya. Pero kung naka-Supra ka, parang hindi naman. Low-key. Pero yun guys, napansin ko, ang haba nung hood. Yung ilaw niya, napakaganda guys. Kung ba, alam ko, Boss Roy, full LED na to eh. Full LED. Oh, so, DRL guys. DRL, yung main headlamps niya is full LED na. Wala lang siyang fog lamps guys. Alam niyo kung bakit walang fog lamps? Kasi ganun nang kaganda yung headlights niya. And, Boss, nakita ko kanina yung mga sinabi mo, yung mga ano siya, fake vents. Fake vent. Magkabila. Magkabila siya guys. Ito, fake vents. Akala ko kanina kasi nakita ko ano na eh. Parang tagus talaga eh. Hindi, ito lang. Ito, kasi ito. Ito siya. Ito rin, fake vent. Ito, fake vent to guys, sa taas. Ito lang ang hindi. Yan, ang dahilan daw kasi dyan, sabi nila, ng Toyota. Kaya siya fake vent, kasi abang siya. Para sa? Para sa mga tuning company. Tuning companies, oo, tama. Para, kunyari, di ba? Make sense. I-modify nila yung makina, lalagyan ng bigger turbo.
Pagkailangan. Kailangan ng more cooling. Nakabang na siya. Nakabang na yan. Pwede mo siyang... So yun guys, kasi kung mapapansin nyo, katulad dito guys, itong vents na to. Wala yan. Para yan sa, sa gulong tsaka sa brakes eh. Mm. Para mapalamig niya. Pero ito nga, since fake siya, so palagay ko nga, kapag nag, pag in-enhance yung kotse, yung capabilities niya, of course, kailangan niya ng mas, much more cooling system, power, no? Mas cooling, better cooling system. So nakaabang na siya dyan, nakaabang guys. Kung mapapansin nyo, ito yung Toyota niya. Nasa gitna lang naman yung Toyota emblem. Badge niya. Yan siya. Then yung bumper niya. Ito, yung parang... Hindi yung kit, hindi yung kit, kasama talaga hindi, yan. Hindi, kasama hindi, talaga yan. Kasama talaga to. Ano to, for aerodynamic to, yung airflow ng tama. Hangin kapag tumatakbo na siya. So yan. So kasama na to guys, ito na ito. Again, stock to lahat guys, walang dinagdag dito. Okay. So kung nakikita nyo, as is to. As is. Paglabas ng kasa, ito yun. Ito na yan. Papansin ko, sobrang ganda nung look. Props to Toyota, no? Boss Royce sa ginawa niyang design dito sa Toyota Supra. Very aggressive looking. Mm. Na hindi naman sobrang tapang, no? Parang tama lang. Maga parang hindi siya bulky na tignan. Yes, tama. So yun guys, that's it for the front. Punta tayo sa sides. 336 minutes later. Guys, andito naman tayo sa sides ng kotse natin, no? So una makikita nyo, mapapansin nyo, meron siyang repeaters dun sa side mirror niya for the turn signals. Tapos meron din yung ano niya, Boss Royce, napansin ko yung curbs niya, no? Oo. Parang hinulma siya sa ano guys, parang hinulma siya sa hangin. Kasi ano yun, for aerodynamic talaga yung reason nila kung bakit, kung bakit may mga ganyang design. Kita nyo guys yung curbs even niya. This parang, even this one, yung parang side skirt niya. Yung side skirts niya. Yung curbs niya guys, mapapansin nyo parang from here, umakit siya pa, paakit doon sa may gulong niya. Na naka-curve. So wala kang makikita masyadong straight lines and angles dito sa kotse na to. Lahat puro curve siya, no? For better aerodynamics yan. Ito boss, napansin ko kanina, bakit sabi ko bakit parang meron siyang ano, bukol, dalawang bukol, parang may parang nabagsakan. Parang siya nabag, eh, di ko nga, parang sabi ko nabagsakan ba ito ng, ano, ng puno or whatever. So parang saan ba yun? Actually, ito siya, ang reason na ba't may ganyan siya is, first of all, syempre, aerodynamic. At the same time, part siya ng parang technology na, technology ng sasakyan for low center gravity talaga. Nung sasakyan. Kasi yun, mababa yung clearance niya, tas yun, para kapit siya sa ground. Tsaka yung ano, siguro sa headroom niya, para sa loob guys, hindi naman sobrang tipid yung headroom. So, kung makapansin nyo, dalawa siyang bukol. So, both for the driver and passenger. Again, syempre hindi naman ito basta-basta lang, no? Binasta-basta ng Toyota. Lahat yan, lahat nung ginawa nilang decisions for the design, pinag-isipan lahat yan ng Toyota. So, even those two indentations sa taas, kasama sa ano yan, sa design yan and function. Nice. Boss, yung ano natin, yung wheels natin guys are both 19 inch. Forged aluminum. Forged aluminum yan. Tapos yung brakes niya are both disc brakes. Disc brakes. Front and rear. And then yung ground clearance niya is 115 millimeters. Yes. So mababa yun boss, ha? Mababa. Mababa. Oh, mababa. Pero, talaga. Kaya pa din eh. Kanina, kaya naman. Dumaan kami sa mga ano kanina, dinrive ko, okay naman siya. And for ano lang ha, for comparison lang guys, yung dinadrive ko, yung Honda Brio, na yung latest model, 165 millimeters yun. Pero, sumasabit pa din ako doon. And, ito pa, yung Honda Civic na bago, 134 millimeters siya. Biruin mo yung mga yun, napakababa na ng mga yun. Ito, mas mababa pa. Mababa pa. 100 15 millimeters na ground clearance. Okay, so that's it for the side guys. Punta tayo sa likod. Guys, for the rear, so una nating papansinin dito guys, yung mga badge niya na nakalagay. So yung Toyota badge niya, parehong yung logo and yung font niya, nandyan. And GR badge niya, of course, because this is a GR model. And alam ko, boss, wala namang ibang variant ang Supra dito. Wala. Isa lang, GR lang talaga. GR lang, Then, sobrang ganda na ito, boss. Ito, iconic to. Sobrang ganda nito ang Supra na to. Ang ganda talaga ng font na ginamit nila for the Supra badging. Tapos, mapapansin nyo, yung lahat ng lights dito guys, ha, even the brake lights, lahat yan LED na. LED na, Wala ka na makikita ang halogen dito. Oo, lahat yan LED. So, LED for the rear lights, then yung brake lights niya both sa baba. Oh, third brake light. Doon sa taas, LED na rin yan. Then, yung exhaust niya. Dual exhaust. Dual exhaust and functional yan. Functional yan, syempre. Hindi yan design lang. Kasi iba naglalagay na yan, wala naman, butas lang. Pero ito guys, syempre, performance car yan. Hindi ka naman pwede maglagay dyan ng ano. Functional. So, functional,
dual exhaust siya, guys. And tingnan natin, guys, yung trunk niya. Yan. Okay, guys. So, yung release niya, meron sa loob. Mm-hmm. Meron din sa susi na auto-release. So, guys, yung trunk space niya is 290 liters. No, hindi siya ganun kalaki, guys. Wala, maliit, maliit. Maliit talaga siya. Pero given na performance car to, swerte na tayo. Na meron siyang ample space, no? Kasi kung makikita nyo, meron pa siyang lagayan, eh. May mga tools, eh. Tools. May tools, may mga papers pa, may mga lumang ano, may mga payong pa. So, malaki na to. Siguro, kasha dito mga travel bag, eh. Yung mga bag na hindi yung luggage, ha? Luggage, maliit. Kaya. Luggage na hand-carry. Hand-carry. Siguro, kaya yan, nakahiga. Pero na... May mga check-in, hindi na kaya. Hindi pero, na. Yun guys, again, Supra naman, hindi naman ginawa ng Toyota ng para sa kargahan. Eh, sana bumili ka na ng Innova or something, bumili ka na diba? Tama. So, swerte pa tayo na meron siyang gantong space. And palay ko, decent space naman to, no? Kung gusto mo maglagay ng mga tools, mga payong, mga documents, pwedeng-pwede na siya, guys. Okay? So, meron din siyang cover. So, hardcover to. Hardcover to. Pwedeng patungan to, eh. Sinarado mo siya, yung item, automatic naman yan. Lalapag siya ng ganyan. Malalagyan mo pa ng item. Yun. So, yun guys, hardcover siya. Hindi katulad ng iba na malambot. So, ano siya? Functional din siya. Functional. Hindi siya basta cover lang. Pwede mo siyang patungan, guys. So, maganda to. At least, meron kang konting storage sa loob. So, yun. That's it for the rear, guys. Let's go to the engine. Where po sarang mo na yan? So ito guys, buksan namin yung engine. So papakita lang namin sa inyo kung paano buksan kasi medyo tricky siya, may mga features siya. So kung makikita nyo dito, yung latch niya, yung higitan niya for the hood, may nakalagay na 2X. Ibig sabihin, dalawang beses mo siyang hihilahin. Yes. So sige, hilahin natin siya unang beses, guys. Yun yung una. Oh. Yung pangalawa, parang i-release niya yung mga hook niya. Yung mga hook niya. So automatic. So pag binuksan natin siya, guys, hindi nyo na kailangan magkukot-kot dito. Wala nang kakapain. Wala ka nang kakapain kasi nga, nabuksan mo na siya. Sa loob. So, sige nga, Boss Roy, tingnan natin. Iano mo lang siya. Since wala na yan, naka-ano na yan doon, iangat mo na lang yan siya. Yun, no? Tapos wala na siya nung, ano, yung traditional na wala, stand. Wala. Ang laki ng makina, Boss. Oo. Una mo mamansin, guys. So, yung makina niya, guys, 3.0 or 3 liters. 3 liters. Inline 6. So, anim na piston yan, guys. 335 horsepower and 500 newton meters of torque. So, yung fuel consumption nito, boss, medyo na ano mo na nung dinadrive mo. No, alam ko ano 'to eh. 9.8 kilometer per liter 'to eh. Ito, nung dinasa mo dati sa city ka lang city. Naman, no? Hindi mo na Makati, BGC, mo. So, yun guys, city driving, no, from Dasma to Makati, Taguig. Na 8 to 9 kilometers per liter, which is para sa akin with this engine 3.0, not bad na yun. Pero yung pinag-usapan natin is hindi niya sports mode, ah. Normal mode lang yun. Oh, ibang usapan siya. So yun guys, that's it for the engine, no? Wala namang ibang makikita dito kasi ano almost all of them may cover, eh. Oh, tsaka ito, mapapansin nyo, meron yun siyang mga butas dyan. Butas. Ito, may mga yun, abang. Dito yun. Yung mga abang na yan, para actually, ganun pa rin, sobrang pagmamahal ng Toyota sa mga future tuning company. Pwede mo lagyan ng mga strut bar yan para mas... Nakaabang na siya. Mga abang siya actually kung maglalagay ka ng something. Yung mga abang yan, ayun o. Yung mga abang yan. Meron na siyang parang mga screw. Yes, meron na. Paano pag isasara, boss? Sige, try natin isasara. Pag sasara mo siya, wala naman masyadong... Parang malambot lang, ah. Malambot lang. Tapos yan, bibitawan mo na. Okay na yun. Good na yun. Ang lupit, guys. Pati yung pagsara, Wala na siyang masyadong resistant na pumapalag pa yung So, yun yung babayaran nyo, guys, diba? Yun yung babayaran nyo. That's it for the engine. Punta tayo sa loob. Guys, bago tayo pumasok sa loob, papakita lang namin sa inyo muna itong pintuan niya. Sa pintuan niya, gloss black dito, piano black. Andun pa din yung mga adjusta nung Nung side mirror. Side mirror. Yung locks mo, guys, nandito sa may door handles. And gray accent yung yung door handles niya. May konting resistance, no? Pero okay lang yun, mas gusto ko yung ganun, yung mabigat. Then windows niya, of course, dalawa lang naman ng windows natin, guys. So, dalawa lang talaga. And then, yung seats niya, napakaganda, guys. Napakaganda. Combination siya ng suede and leather. Leather. So, leather yung mga satabihan niya. Pero itong gitna niya,
yung middle section niya guys is suede na siya. And ang ganda ng stitching eh, nung mga red, may mga red and white, red and white stitching siya. 'Di ba? Combination. And then yung adjustment nung seats niya guys are all electronic. Yes, all lahat electronic. Yung higa, yung reclining niya, yung forward, 'di ba? Yung pag meron siyang height adjustment, meron ba? Wala. Wala siya, okay. Wala. So wala siyang height adjustment, guys. Tapos meron siyang user setting or configuration. Configuration, so, up to 2. Up to 2. Kumbaga parang, for example, may isa pang gagamit, tapos yung setup ng upuan niya, i-click niya lang yung kunyari. Kung siya, dito, kung siya yung 1 or 2 si siya. Si player 1, yung player 2, kung si player 1 yung upo, i-click niya lang yan. Automatic nang mag-a-adjust yung upuan. Okay, ikaw, anong DT setting mo? Number 1 ako. Si number 1. Oh. Okay, so yun guys. Siyempre, hindi natin maano, minsan sa pamilya, maraming gumagamit ng kotse, minsan dalawa kayo. So kung sino man yung gumamit, meron sa inyong settings, no? Na pag pinindot nyo, kung ano yung lapit ng upuan nyo, yes, so, di ba? Automatic na siyang pupunta doon. Hindi mo na siya kailangang i-adjust pag sumasakay. Unless, wala kang, hindi ka na-save unless, doon. Wala ka dito sa player 1, player 2 natin. Ikaw yung mag-a-adjust na. Ikaw talaga mo. Kasi, ano ka lang naman eh, kumbaga hindi ka nakasali doon sa settings, sa pre-settings. Pasok na tayo sa loob. So guys, hindi tayo sa loob nung Toyota Supra. Kung papansin nyo, yung headroom niya, kita nyo yung, ito yung dalawang bukol sa taas, no? Nagamit naman natin. So, hindi ko sure guys eh, kung sobrang tangkad siguro nung ano nito. Talagang tatama. Tatama na yung ulo eh. Kasi ako guys, maliit lang ako, 5'3 lang ako. Si Boss Roy nasa 5'7. So kasyang-kasya kami pareho. Pero pag mga 6-footer na, feeling ko hindi. Medyo magkakaroon na ng problema. Okay, so i-consider niyo 'yon kung bibili ka, matangkad ka. I-try mo muna pumasok sa loob. Tapos guys, napansin ko sa steering wheel niya. Sa steering wheel niya, nandito yung mga, of course, yung mga media controls. Media controls. Meron ditong yung voice control, meron dito yung volume. Ito ano tong ano na to, boss? Slider na to. Ay, buta may ano? Ano 'yan? May heads up siya, oh. Kita nyo ba dito, guys? Pakita ko sa inyo. Ayun, oh. Oo. Oh, driver lang ang makakita. Ito, sinasabi ni Boss Royet. Ayun, oh, pag ginalaw ko to. Ayun, meron siyang heads up display, guys. Ang maganda dito, driver lang daw nakakita. Driver, so, side, ay, oh. Hindi, wala na yan. Wala na, hindi nakita. Pero pag dito, ayun siya, guys. So, again, driver side. Boom! Wala na, hindi nakita. Ang galing nun, pre. Ang galing nun, big brain move sa ano yun, Toyota yun. So kasi hindi naman kailangan makita ng drive ng passenger yun. So yun siya guys, ano to, para saan to boss? Para sa settings na. Sa settings. Ito, nakikita ko guys, pag ganun ko, nakita ko yung mga, ayan, iPhone. Okay, so ito boss, ano to mga to? Ito, pag may cruise control ba to? Meron. Ayan, ito yun, palay ko, ito yung cruise control mo. Oh, and then ito, sa reset to ng speed, ito yan, sa gauge. Ah, okay. Gauge to. So ito, madami, no? Madami din nga niya. So, again, daming abubot. Hindi na natin anuhin yan, guys. So, sobrang technical na yan. Marami naman video na sa YouTube. Na, guys. Papakita lang namin sa inyo. So, ito, nandito yung mga, ano ba to? Ilaw, boss? Oh yan. May auto. Tas kung, kasi auto high beam na to eh. Auto high beam. Yes. Pwede mo rin patayin yun. Ah, okay. So, kung di mo trip yun, pwede mong patayin. So, palay ko dito yung papatayin, guys. And yung aircon niya, guys, kitang-kita nyo naman yung pagkakadesign. Hindi yung basta-basta, ano lang, cheap plastic. Makikita nyo. Tapos, meron siyang off. Complete off. Lahat. Na. Lahat, actually. Lahat meron. Lahat ng bench niya, guys, kumakita nyo dito, lahat meron siyang, ano, pihita ng... May pihita niya. Pwede mong lakasan, pwede mong hinaan. Yung at the same time, syempre, magkaiba yung control ng aircon mo sa aircon. So, sabi mo, Swat, meron siyang dual climate. Dual zone climate controls. So, medyo lamigin. Okay, pag medyo lamigin yung kasakay mo, pwedeng ibang setting ng temperature ng kanya. And, mapapansin ko, meron tayong screen dito. Nakita ko sa manual, parang 5.5 ba? Parang ganun. Yung laki ng screen niya, nakalimutan ko guys, sorry ha. Nasa ganun siya, touchscreen naman to. Touchscreen, touchscreen to. Touchscreen. And okay siya guys, oh. Maganda yung animations niya, yung response niya. Very responsive, maganda. Hindi katulad nung iba, pag ganun mo. Matagal. Matagal, may delay na 1 second or 2 second. Ito talagang pag swipe mo, yun na agad. Diba? May Apple CarPlay ba to? Meron. Okay, may Apple CarPlay, Android Auto, na-test mo na. Meron din yan, wired pa. Wired. Oh, ito, so, dito. Merong saksakan dyan, USB. Meron. So, meron dito, guys, saksakan. Ito, USB. Ayun, nakalagay naman eh. So, may nakalagay siya, guys, na
saksakan for Android Auto and Apple CarPlay. Kung gusto nyo gamitin yun. And this one is the hazard lights. Oh, okay. Ang ganda nung ano, no? Yung pindot niya, hindi yung parang switch lang. Oh. Ito parang, ang ganda. Maganda yung feel, no, nung pagpindot mo. Naman saka yung ano, guys, glass yung ano niya. Oh, glass yung feel niya. Hindi katulad sa ibang kotse na parang plastic lang. Mm. Ito parang ano siya, may pagka-resin o glass ba yan. Tapos, siyempre, meron ka din ditong ano, mode na hanggang controls. Hanggang 8. Anong mode yan? Ano itong mga ano na yan? Unassign pa yan eh. Ah, pwede mong ganito lang yan eh. Diba, magagalong. Ano yan? Hindi mo pinipindot yun? Ala! Hindi. Pwede mo ano siyang siya? Pindot. Oh, hindi, capacitive siya. Hindi siya yung, pwede siyang pindutin. Mm-hmm. Button din siya, guys. Pero ano siya? Touch lang pwede na. Capacitive siya, guys. Mm-hmm. Diba, parang screen ng cellphone nyo. Ang galing. Gagi, hindi ko alam. And then, makikita nyo, ito yung aircon controls niya. Very straightforward naman yan. Pare-pareho naman niya sa ano. Again, dual climate siya, guys. And then, yung shifter niya is electronic. Electronic, yes. Okay, electronic. Carbon fiber yung carbon ano. Fiber. Carbon fiber yung ginamit niya sa center console. Hindi ito yung fake, ha. Tunay talaga to. Tunay talaga. Forge tapos na, ano, tapos medyo may glass siya na ano, na patong dito. Parang makintab. Ito, control din to sa media. Ito, media controls din. Ito, parang nakita ko to sa Mazda, eh. Ganito sa Mazda. Meron silang bilog na ganito. Oo nga, no? Pwede mo siyang kontrolin dyan, pwede rin dito. Ito kasi, parang gagamitin mo may to kapag... May joystick dito, guys, oh. Joystick. Kumbaga, parang gagamitin mo to during kapag tumatakbo ka. Oo, kasi para hindi kayong pipindot, nandito ka na lang. Para yung kamay mo malapit niya sa shifter, sa handbrake. Yes. Oo nga, no? So, ito parang mas, ano siya, mas ergonomic, no? Habang nagda-drive ka, instead na gaganto-ganto ka, dito na lang yung kamay. Dito na lang. Okay, so kompleto rin dito. May navigation then, yan, may map. Yun, andun na rin talaga lahat. And so, meron din siyang manual mode. Mm. And of course, meron siyang paddle shifters. Oh. Okay, so yung handbrake niya is electronic na rin. Oh. Electronic parking brakes na siya. And then, yung sport mode, pwede kasing guys, kung gusto mong medyo, sabi nga ni Ramon Bautista, medyo demonyo yung takbo mo. No, pwede mong sport mode. Pero, palagi ko, hindi mo nakakailanganin nun, no? Most of the time. Yes, yes. Oh. Kasi yung normal mode niya is enough na. No. Ano to? Ito boss, ano to? Ito. Ito isa sa mga special features niyan, yung automatic siyang, kunyari. Tumatakbo ka, 'di ba? Tumatakbo ka. Sinabi mo sa akin kanina. Oh, tumatakbo ka din pag promeno ka, stoplight, pamamatay yung makina noon. 'Yon. Oh, pag nag-full stop ka, oh, mamamatay siya. Automatic patay. Mamamatay yung makina niya, pero lahat working. Oh, lahat pati electronics working 'yan. Hmm. Tapos, pag once nabitawan mo yung preno, bubukas yung engine, magre-respond agad 'yon. Oh, kasi guys, kanina nung dinrive ko to, no, nagulat kasi ako. Sabi ko, ano yung pumipitik pag nagbe-brake ako? Sabi niya, yung pala, meron siyang auto na automatic na turn off ng engine. No? Kapag full stop ka. Pag nag-full stop ka. Kahit yun, naka-drive mode yun, kahit di ka mag-neutral. Kahit di ka na mag-neutral, ganun. Tapos kapag binitawan mo yung brake, guys, automatic ding, pipitik yung makina, mag-on na siya, tatakbo ka na. So, yun ang maganda dito, guys. And meron siyang cup holders dito. Pakita natin dito, pre. Dalawa. Dalawang cup holders dito na merong... parang grip, no? May grip siya. Meron ba itong ano? Center control? Wala. So, yan. Hindi siya nabubuksan. So, wala nang storage dito. May glove box. Meron siyang glove box. Maliit lang. Siyempre. Oh, and yung ano niya, guys, gusto ko lang i-appreciate ito. Yung vents niya. Apat na vents niya, no? Isa dito, may dalawa sa gitna. And then sa for the passenger. Yeah. Okay, so yun lang naman ito, meron din siyang visor. Siyempre, ang liit din, no? Ang liit din yung visor. Tsaka meron niyang... Oh, may ilaw! Yes, may so matutuwa dito yung asawa mo o girlfriend mo, no? Vanity light. May vanity, automatic na siya. Yes. Kapag binuksan once na. Na binuksan mo yan, automatic na siya. Okay, so maganda yun. So kailangan, lagi mo din pala siyang ano? Yes. Sarado. Pero pag ganun mo, hindi, no? Namamatay siya. No? Ay, you mean so, kapag naiwanan mo? Oh, pag naiwan mo. Namamatay siya. Namamatay siya. Eh, maganda, no? Sige, i-ano natin. Ito, ilaw naman niya. Ito, light controls. Ito siya. Ay, soft touch din, no? Oo. Ang maganda sa kanya, kunyari yan, ayaw ni driver. Pwede yung patayin. Oh, siyempre. Oh, yung asawa niya, yung jowa mo, may gagawin dyan, kanya lang. Pwede. Meron siyang sarili niyang ilaw dito. So, yun guys, to be honest, no, pagpasok ko, medyo, ano siya, masikip. Masikip talaga siya, guys. Kakalabasan mo. Medyo mafe-feel mo na medyo cramp. And claustrophobic inside. Pero once na makaupo ka, sasaluhin ka na nung seats eh. Kasi ang ganda ng seats niya. Bucket seats siya. Kita niyo, may mga support siya dito sa sides. Pati dito sa side nung body mo. Pag nandito ka na, nakaupo ka na, lock on ka na dito. Hindi ka na makakagalaw. No? For a good reason naman. Kaya siyempre, mabilis yung kotse yung tinatakbo mo. Kailangan talaga stable yung seats mo. Isa pa sa ano niya, no, kapag kunyari ikaw na drive mo siya, di ba?
ramdam mong part ka nung kotse. Tama, tama. Diba? Hindi siya yung parang... Oh, parang dikit na dikit ka sa kanya, oh. No? Parang ganun, no? Tama, tama. So, yun guys. Again, ito naman si Toyota. Yung Toyota Supra natin, guys, is made for talagang to go fast. Hindi siya basta-basta ginawa. Made for speed to. Talagang ano siya, made for speed siya. Mm. Hindi siya yung... Kasi kung gusto mo lang ng kotse na... will drive you from point A to point B, bili ka ng ano? Bili ka ng normal na sedan. Bili ka ng Civic. Oo, bili ka ng normal na sedan. Bili ka ng MPV, di ba? Yes, yes. Pero kung gusto mo na makarating ka from point A to point B ng mabilis, pumili ka ng Supra. Mm. Ayun guys, so that's it for the interior natin. Flashback. Okay guys, tapos na namin ishoot yung sasakyan. Idadrive na namin to ngayon ni Boss Royet. Tara, samahan nyo kami. Medyo ano lang sa una eh, kapag ano ka, claustrophobic ka na tao. Medyo masisikipan ka. Sa una lang naman yun. May napansin ko nga, no, Boss Royet, medyo ano siya. O, pag di ka sanay talaga sa performance car, sa sports car, talagang masikip eh, masikip talaga eh. Kasi yung body kasi ng sasakyan guys, lalo na yung mga ganito, talagang most of the space ginamit na sa kamina, sa ano, diba, sa gulong, lalaki ng gulong. Pero maganda naman dito, ano siya, tag dito, kahit sabi mo claustrophobic ka, sooner or later kapag dinadrive mo na siya, parang, ang, ano kasi nila, ang philosophy kasi ng Toyota nung ginawa to is parang, masikip nga siya para maging one of, parang part ka ng kotse. Yun, tama, para, tama. Mas, yung ano mo guys, yung quit mo talagang salo-salo ng upuan eh, salong-salo eh. So, sige, start natin, subukan natin guys ha, so, so, na-drive ko na ito dati, guys. Pero kasi parang isang ikot lang ako noon eh. So, ngayon ko lang ulit na hawakan. After a year. After a year, ngayon ko lang ulit na drive. So, sige. So, lock. Tapos, drive. Okay, okay na engage na. Okay na handbrake. Balik kami, boss. So, ayan. So, guys, andito tayo ngayon nga pala sa Salawag, no? Barangay Salawag, Kadas, Makabite. So, pupuntahan natin is yung bagong daan dito, yung Villar City. No, kasi wala masyado pang nadaan doon. And maluwag pa yung kalsada. Oh. 6 a.m. to 6 p.m. lang guys, for now ah. Kasi wala pa siyang ilaw, wala pa siyang road marking. So, doon tayo pupunta. And para safe din, kasi wala masyadong tao doon. No? So, daan-daan lang tayo dito. Oh, sa residential area pa doon. Residential. Doon tayo sa walang mapoporwisyon. No? Daan-daan lang naman tayo, guys. Hindi naman tayo, ano, hindi naman tayo racer. Racer, eh. Para magmabilis, eh. Siguro, ramdam na. Ito, Boss Royet, parang ramdam ko agad yung, ano, yung kapit talaga. Ano kasi siya? Iba yung ano niya, iba yung lapat niya sa ano. Oh, no? Mataas kasi yung ano niya, yung torque niya ba? So, hindi mo siya kailangan tapakan ng tapakan. Hindi mo tinatapakan eh, kanina. Hindi ko lang tinapakan eh, naka-drive lang siya eh. Hindi mo siya kailangan tapakan ng tapakan para, alam mo yun, humataw. Tapos, meron siya yung ano, heads up, oh, ganda oh. Actually, yan, yun? Sa mga features ng sakyan na to. Ang nakakita lang niyan yung driver. Ah, hindi mo driver. Matagal? No, hindi yan makikita ng katabi. So yun guys, kung makita niyo, syempre mamaya siguro try kong i-shoot to. Meron siyang heads up display na parang ano siya, augmented reality. Parang nasa unahan mo siya. Nakalutang. Parang hindi ka natitingin sa kung takbong mo lang naman yung i-check mo, hindi ka natitingin dito sa baba. Yung mata mo, focus lang focus talaga lang sa kalsada. Hindi yan nakikita ng passenger. Siguro alam niya, alam talaga ng mga viewers natin, lalo na yung mga fan nito. Marami kasing fan itong kotse na to. Alam naman natin, nababash niya to dati, dahil doon siya, hindi naman Toyota yan BMW. Hindi kasi yung Toyota. Pero guys, collaboration kasi nila yun. So may effort din naman ng Toyota dyan. Tsaka hindi naman siya parang, hindi naman fully BMW yung nag-decide eh, about sa kotse. Tsaka yung design niya, yung exterior niya, Toyota talaga ang kumano niyan guys, tumira niyan. Tsaka ibang-iba pag nakita mo yung Toyota, yung BMW Z4, ibang-iba itsura nandito. Iba-iba. Hindi mo nga kala. Just that, parehas talaga sila ng engine. Yan. B58 kung daw nagkakamali. Tama, B58 yung engine. Tapos. Pati transmission, alam ko, same din yung CM. Same lang. Dapat babaguhin ng Toyota, pero parang mas... Nag-stick na rin. Sino, nag-stick na rin sila doon. So, it's either you hate it or you love it, pero para sa amin, we love it. No? Oo naman. Mahal na mahal namin to. Tsaka ano, hindi boss yung talagang exterior, hindi mo pagkakailang Toyota talaga siya. Kasi yung, di ba, alam na, Japanese cars, di ba? Aggressive looking. Pwede mo
Diba? So, iba kasi guys eh, pag nakita nyo yung Z4 na BMW, hindi nyo siya mostly, parang ano kasi yun eh. Hindi kasi, ang hindi mo nga siya akalain na magkapareho unless pumasok ka sa loob. Kasi sa loob, talagang pareho sila. Pero yung labas nila, talagang magkaiba sila guys. Roadster kasi yun eh, yung parang iba-iba din. Tsaka ano yun eh, retractable yun. Alam ko, ano yun eh, convertible. Convertible yun. Ano tumitigil yung makina na? Actually, isa rin sa features yun. Isa rin sa features yun na kapag yun? Nag-stop siya, automatic makamatay yung makina niya. Ah, okay. Once nabitawan mo yung preno, automatic yun siyang magbubukas. Parang, parang tumatalo ng konti yung makina niya eh. Features yun. Na-off yun actually, na-off mo yun. Para, ito siya. Yung full stop. Automatic stop. Pag pinod mo ito, ma-off yan. Ah, oo. Automatic. Ito meron pala dito. Yun. Na sinisibak tayo. Sinibak tayo ah. Ang alam mo no, nakabuhay ko siya. Sinibak kami guys nung ano, nung single. No? Pero hindi siya katulad ng ano, no? Na ibang sports car na parang patagtag. Ito parang nakasakay lang sa Fortuner. Parang diba? Wala akong maramdaman sa ano nito eh. Parang wala akong maramdaman na road imperfection dito eh. Nasasalo no. Maganda yung suspension niya, no? Maganda yung suspension. Saka naka-low center gravity kasi itong kotse na to. Yung design niya. Alam mo, ang ganda nito, guys. Kasi front engine siya. Pero rear-wheel drive siya. Rear-wheel drive, o. Diba? So, kumbaga, balance na balance, eh. Kaya, ang sarap niyang yung handling niya, okay din. Lalo na mamaya matetest natin. Siyempre, hindi naman tayo haharurot doon, guys, no? Pero kasi may mga paliko doon, mga sharp curve doon, matetest natin yung ano niya. Kung meron ba siyang body roll o ano? Mga likuan. Kaya niya, wala siyang masyadong body roll kasi... Oh. Yung iba, ramdam mo yun, tayo talapong ka na sa kabila. Diba? Kaya yan, mababa pa yung ganyan. Teka, dadaan-dahanin natin guys, ha? Medyo may... Siyempre, dadaan lang guys, no? Baka sumaya din chassis, pero... Sinabi naman ni Boss Roy at kaya eh, siya naman nagdo-drive nito. Hindi alam natin kaya. Nasa ano lang to guys, alam ko yung ground clearance yun, nasa 115mm lang. Huwag ka lang malulubak ng dalawang dangkal. Grabe guys, tumitigil yung mga ano. Tumitigil talaga guys yung ano. Mga ito na ba sinasabi ko? Saan ang tagos nito? Ano na, crossing cafe. Oo talaga. Ghost drive. So tumatakbo ko ngayon guys, 40, 42, 45. Sa experience ko rin dito, kahit sobrang bilis na. Eh, may sa akin, mabilis na kasi sa akin ng 140, 160. Mabilis na yun, boy. Kahit kanino, mabilis yun. Pero para sa akin, hindi siya ganun. Alam mo yung kapag nagpapatakbo ka ng mabilis na kotse, di ba parang kakabahan ka na pag mabilis. Kasi yung iba na yung dating yung reaction ba. Parang kinakabahan ka na. Pero ito hindi. There was a time nga na nasa Skyway kami, kasama yung partner ko. Si Zap, nagkakento kami, hindi ko napansin yung takbo ko. Ano na? 140 na! 140 na. Hindi mo talaga halata. Hindi mo talaga siya mararamdaman. Tapos yung apak mo pa sa gas, hindi mo naman siya dinidiinan. Kasi maning-mani sa kanya, sa sobrang laki ng makina niya guys. Kasi alam naman natin, di ba, 3.0 to, na 6, na inline 6. So, 8 speed automatic. Kumbaga yung mga ganong speed kasi parang mani-mani lang sa parang normal cruising speed niya lang yung 140 guys eh. Tsaka imagine ito siya, ang stock na ito, yung talagang kasa release, like factory release. Oo. 325 horsepower. Wala pang pinahas nito, di ba? Wala pang ano. Yes, so kung sa ibang kotse, 80 yung parang standard speed nila, cruising speed nila. Ito guys, kung parang 80 mo, mabagal pa yun. Mabagal pa yun. Oh. Kayang-kaya pang ibigay. Sinacrifice na nila yung ano eh, yung space ng kotse, di ba? Pati ba naman yung performance, di ba? Hindi naman. Doon sila nag-focus actually. Doon talaga. At saka kung isipin mo, 3.0 siya, inline 6, napakalaki ng makina na ito guys. 325 horsepower siya. 325. Pero ang laki ng, ang liit ng miss ng buong footprint niya, yung body niya. So isipin nyo guys, bigger engine, lighter body, diba? Talagang naharurot ka pa unahan niya. Pwede na! Oo. Boss, diba? Sarap iligo, boss. Sarap iligo. Oo, diba? Wala siya. Wala siyang, hindi kayong bebuelo pa. Hindi, wala. Ano, pag niligo mo, ligo agad. Sama. Sasama yung buong katawan niya. Yung buong katawan. Oo, guys, ang galing. Oops. Tsaka ano siya, responsive siya, pero hindi too ang sensitive, galing. Diba? Oo, tama. Parang meron siya, something in between, no? Something in between lang. Nasa ano siya, sweet spot, kung tinatawag kumbaga, guys. Sweet spot siya ng combination ng ano, sensitivity, tsaka yung response, no? Ang galing. Ramdam mo na eh, simpleng liko pa lang yun, ha? Hindi pa yun yung sharp curve talaga.
napaka-basic eh. Pinipicture lang tayo ng mga security kanina eh. Maganda kasi talaga yung exterior nito guys eh. Parang alam mo yon, ako to be honest, Boss Royet, ako nakakita ako ng Ferrari, nakakita ako ng Lamborghini. Pero iba pa rin pag nakakita ako ng Supra. Iba yung dating niya eh. Iba siya eh. Kumbaga, meron siya eh. Kumbaga parang meron siyang history na eh. Oh, may history na siya eh. Oh. Kumbaga may, kung talagang car ano ka guys, kung car enthusiast ka, mahilig ka sa kotse, hindi naman kailangan sobrang galing mo sa kotse. Oh, pero isa kasi to sa iconic na kotse sa buong mundo eh. Kahit saan mo to, ano pag sinabing Toyota Supra, kahit nga yung hindi masyado marunong sa kotse, alam nyo Toyota Supra. Oh. So gagawin natin, iikot lang po tayo dito kasi hindi naman tayo talagang pupunta sa MCX, no? So U-turn lang tayo dito. Ito mga tropa naman mga guard dito guys, mabait. No, so, yung busuin na niya, ano, no, kailangan medyo madiin, ano, madiin ng konti. Hindi madiin. Ay, naroon tayo boss. Ay, Chief! Good afternoon po. Ah, talaga? Baka naman kasi taga-salawag lang kami, boss, eh. Oh, taga-salawag po kami. Inikot ko lang po saglit yung sasakyan. Alam kong, hindi ko lang alam na bawal pala siyang ikutan. Okay. So, pero hindi na po, hindi ko na po gagawin. Paano lang? Ah, okay. Sige, salamat boss nga. Alam ko na po ngayon. Okay. Thank you, boss. Pasensya na po. Opo, salamat. So, yan. Bawal pala siyang umikot. Bawal umikot. So, kailangan talagang lalabasan mo siya. Kasi baka yung iba nga, ginagamit lang siyang ikutan ng ano. So, yun guys. Dito sa Villar City, wala tayong magagawa. Siyempre, rules nila yan. At saka bagong kalsada. Hindi talaga siya, ano pa, hindi siya 100% open pa, guys. So, kailangan natin maintindihan na may mga rules pa na kailangan din nating sundin, di ba? So yun, so bawal daw umikot. So yun, nakigusap lang ako kila Kuya Guard. Eh taga Salawag lang naman kasi tayo. Alangan maumikot pa tayo sa Molino, di ba? Napakalayo, napakalayo pa, traffic pa. So dito. So 60 ako ngayon, guys. Sa-try kong ididiin ako na. Sige, try mo. Pusong ino, guys. Oop, paliwo tayo. Ang bilis umakyat nung ano, di ba? Ang bilis umakyat nung speedometer. Grabe to, guys. Sobrang ano lang, hindi ko pa nga pinigayon eh. Hindi ko pa siya pinigayon. Ito guys, tatry natin. Try mo pigayon ng ano? Ito, straight lang dito yan eh. Sa kita mo. Diba? Karamdaman mo agad yung ano niya. Oo. Nung response nung makina. Iba-iba yung ano, iba yung, ang ganda nung ano, ang bilis, ang bilis. Oh, ito. Tama, maganda dito, responsive yung preno nito. Oh, pag napansin ko nga din, boss, pag pinigami yung preno niya, kahit so coating tapak lang ano ni. Eh biruin mo naman, boss, 4 piston caliper yung nasa unahan, 'di ba? Paano ka naman hindi titigil niyan? Titigil 'yan ito. 'Di ba? So parehong disc brakes yan, guys. Parehas disc brake yan sa front and rear. Ito ha. Bilis, oh. 70 lang kanina, 90 na agad, oh. Wala pang ilang segundo, guys. Wala pa, 2 seconds lang guys. Umakit na ng ano, ng 15 to 20 yung ano ko. Kasi yung 0 to, KPH ko, grabe. 0 to 100 nito, naglalaro ng 3.8 to 4.2 seconds. Ang 0 to 100. Oo nga, napakabilis. Pero 0 to 100, 4 seconds. Walang yaka ka naman. Kaya pala sabi ko nga, 2 seconds lang, nasa 20 na yung inakyat eh. Mararamdaman mo talaga yung palo nung nung takbo niya. Kakapit ka eh. Mapapaano ka eh, no? Balikat mo mapupunta talaga sa bucket seat eh. Kaya maganda yung support din ng seats niya, guys eh. Supportang kasi expected naman ng Toyota eh with the big engine, with the powerful engine. Talagang kailangan ano, maganda rin yung upuan mo kasi yung kakapit sa tao eh. Oo, 'di ba? Yung kakapit sa driver eh. Kung yung upuan mo di maganda, hindi baka lumipad-lipad na yung driver dito sa loob. Ito kasi parang, di ba, parang hinulma siya sa'yo. Oo, tama, siya. Tama. Kasi ito, boss, parang gusto itry ito, itong sport. Na-try mo na to before. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Na-try ko siya. Pero? Takot ako eh. Na-try ko eh. Try nga natin ng konti. Ta-try lang natin, guys. Hindi mo siya, ito ha. Pag in-sports mo siya, neutral ko muna. Hindi mo siya ma-enjoy pag di mo siya inataw ha. Yun eh. Gets mo ako. Okay, sige. Pag hindi mo yung sports mode, mag-iba yan eh. Dango. Ay, anak ng putik. Naging kulay pula. Oo. Kulay pula, parang galit na galit.
So, sobrang responsive niya na. Medyo dadaan-daan. Buti na lang, guys. May kasama ko si Boss Roy. Pero sige, guys. Susubukan na. Try mo. Pag di ko kaya, hindi mo na mag-pretend sa inyo na kaya ko. So, sige, paya. Okay, naka-sport na to, guys. Sige, tingnan natin, ha. Acceleration niya, ganun pa din. Yung ano, uy, teka, iba. Iba, boss, yung tapak. Ayan, ha. Sakin na. Iba pati yung ano. Iba yung tulog agad ng makina mo. Grabe, guys. Iba, parang naging ano na. Naging times 2. Bad boy na siya pag sports. Sabi nga ni Ramon Bautista, nung nireview niya rin anak to, pang-demonyo na yung sports mode. Pang-demonyo na, literal. Sport, nakaka-demonyo eh. Nagiging salbahe ka eh. Boss Ramon, tama ka, Boss Ramon. Diba? Iba na eh, oh. Shoutout yung pala. Shoutout. Ako din, idol ko si Boss Ramon. Lagi kong pinapanood dyan, Boss Ramon. Shoutout sa'yo, Boss Ramon. Iba na. Tama ka, Boss Ramon. Pang-demonyo na to. Pang-demonyo na siya pag in-sports mo. Hindi pa yun sa normal na tao to, Boss. Palagay ko, hindi pa yun sa normal na tao. Ayan, yung tapak mo, alam ko yung gapiranggot lang yan. Ayan, oh. Diba? Brutal na, guys. Brutal na. Di na, di na. Ano na, kumbaga, ano na siya, kumbaga, parang papatay na talaga ng tao. No? Yeah, tabi ko konti. Ayoko medyo ano. Hindi ako confident, guys. Hindi ako mag-ano sa inyo. Hindi naman talaga ako truck driver eh. So, pag hindi ko siya, pag hindi ako confident gawin, hindi ko talaga siya gagawin. Para safe din tayo, guys. Safety lang tayo. Sige, neutral ko muna ulit. So, pwede kong tanggalin ko na, disengage ko na yung sport. Ayan, balik tayo. Ayan, normal balance settings na yan. Ayan, okay. Pag pindot mo kasi siya, lalabas yan dito. Ayan, individual. Pag yung ilaw dito, magiging. Ayan, naging orange na siya. Doon tayo sa orange lang. Ito na guys, naka-normal mode na ulit tayo. So, ayan, ito. Ito yung magandang ano. Ito lang, ito, para sa akin okay na to eh. For most people, no? Pasado na to, ito yung ganito. Actually ako, lagpas isang taon, I mean, twice or tatlong beses ko lang atang pinindot yun. Hindi ko open area lang talaga na talagang alam kung pwede akong mag... Tama, guys. Ano? Kasi para sa akin, sobrang unnecessary na niya. Sobrang, itong yung normal settings kasi ano na eh, okay na eh. Kung baga papalag na eh, kaso pag in-sport mo, talagang ano eh, parang dadaling ka na sa ano eh, sa ibang mundo. Nakarandaan mo, di ba? Iba-iba pa yung... lang, parang akala mo. Pati sa ano niya, boss, sa mga haptic response niya, yung tunog ng makina, yung sensitivity ng tapak. Talaga ano, parang naging bagong kotse na eh. Parang naging bagong kotse na. Pero maganda yung ano natin dito, guys. Ito lang sa akin, normal mode. Guys, pwede na. Kumbaga, isihan nyo lang. Medyo matigas lang talaga yung busina niya. Kailangan, yung busina niya guys, kailangan diinan mo. Pero actually, pero gumusina ka din sa loob. Kala mo normal lang yung tanog. O, pero sa lakas malakas yun. Gagi talaga ba? Ano yung romansin ko? Alam, dito pala tayo. Kasi ito guys, no, talagang pag drive nyo tong Supra guys, mag-expect na kayo na talagang pagtitinginan kayo ng mga guys. So dito na ulit tayo sa ano guys, sa residential area na to. Residential na ulit, bawal na ulit humataw. Pero okay lang, at least guys, try natin yung kahit 15 minutes lang, 20 minutes na drive natin siya dun sa Villar City. Yung aircon niya malamig din eh. Oo. Tsaka ito mga ganda dyan, magkaiba tayo ng temperature, ha? Ah, dual zone siya. Dual zone. Okay. Yung temperature mo, iba yung akin. Naka-20 to kayo. May ganang tatawag nga ng dual zone. Ano siya? Ano siya yung tawag dun? Feature siya ng mga high-end ng sasakyan. Actually, yung pang mga SUV na yun. Oh. Mga features eh. Pero syempre, Supra tayo. Mas mahal to sa ano, SUV, guys. So yun, may dual zone climate control pala siya guys. So kung medyo lamigin yung passenger mo, pwedeng ano na sila, mataas yung temperature nila. Tsaka mabilis lumamig ang cabin eh, ito kasi napakaliit. Napakaliit ng cabin. Pagbukas mo ng aircon guys, kaya kanina, ang init kanina nito, nabilad sa araw. Pero pagbukas namin ng aircon, ramdam mo agad yung lamig. So, okay guys, so tapos na natin pag-usapan yung buong kotse, yung mga features niya, yung design niya, okay na yon. Pag-usapan natin ang pinaka-importanting tanong, no? Magkano ba ang Toyota Supra GR kung bibili ka ngayon? So guys, chinek ko yung website, Boss Roy, kagabi. Currently, the Toyota Supra GR is priced at 5,456,000. So 5.4. For the
black and white color. Doon sa mga neutral colors niya, guys, 5.4 siya. Pag yung red color niya, mas mura ng 60,000. So, 5,396,000. Yun yung ngayon, guys, ha. Ngayon ay August 2023. Pero, tanong ko sa'yo, Boss Rohit, magkano ba ito nung binili mo last year? Last year, if I'm not mistaken, 5.2 eh. 5.2 M. 5.2 or 5.3. Something, 5.2 something. Oh, something. So, halos parang mga 100 na pala yung... 100 to 200 kasi 5.4 na eh. 100, bro, yung isang taon lang. Kung gusto niyo ng Toyota Supra GR, punta kayo sa Toyota... Kalamba, one of parang isa yun sa mga kasa sa Pilipinas na nag-o-offer ng service din. For Toyota Supra. Oh. Doon ko ito din natin. Hindi. Hindi, wala silang GR capacity okay. Na... maghawak so, meron palang ganun. So, yung Toyota yes. Kalamba, isa alam, siya. Malaki din siya eh. Oo, pag malaki. Nakita nyo guys, yung Toyota Kalamba, malaking brand siya. And again, nagsiservice siya ng Toyota Supra dun. So, yun guys, nakita naman natin, buong araw tayo nag-shoot, no? Actually, paggabi na nga. And gusto ko lang magpasalamat, no? Kay Boss thank Roy. You, thank you, thank you. Tropa ko. Na nagpahiram, nag-spend ng buong araw. Para sa atin lahat, para sa mga viewers natin, no. Salamat Boss Royet. And Boss Royet, syempre, ito na 'yung chance mo. Ah, mga gusto mong batiin, mga businesses mo, gusto mong i-vlog. Let's go. Ayun, first of all, shoutout sa family ko, din sa partner ko, kay Andrea sa Panta, din sa ate ko, kay Reg, kay Kuya Axis, kay Toto Mon, syempre. Yun. And then sa mga barkada ko, sa mga nagba-basketball sa pastry, 'yung mga Alpha Kid, syempre. Na nakaban sila ngayon kasi mga maulit. Patrobol. Oh, and then shoutout din sa grupo ko sa kotse, South Society, sa mechanic ko kay Daryl Solis. Yun. And then sa connect ko sa siyempre sa Toyota Kalamba, yung tumutulong sa akin lagi pag kailangan ng maintenance and everything, kay Yuri Andaya. Ano siya doon? Parang salesman something. Siya yung connect ko doon. Ayun lang. Saka ano, mga businesses mo? Ayun, businesses siyempre. Kapag kailangan nyo magpagawa ng computer, yun. Sa family business namin, Top Lane Computers. And then, mag-open ako ng barbershop in the, maybe next year. Pero ano pa yun ito eh. Ito rin yan, boss. Oh, in, sa lawag din. Oh, okay. Yes. In ano pa yun. In process pa ang lahat. Yun lang. Thank you. Nice. Okay guys, so maraming salamat sa inyo guys, no? Dahil sa inyo, dahil sinusuportahan niyo yung mga videos natin, patuloy tayong naagawa ng mga ganito, mga car videos natin. And maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panonood, sa pagstay at hanggang dito sa end ng video natin, no? And wag niyo, syempre wag niyo kakalimutan, no? Mag-like tayo, mag-subscribe tayo and mag-comment tayo para medyo maraming engagement yung videos natin. Yes, yes. Yes. And para makapag-continue tayo sa paggawa ng mga car videos natin. Oh. Okay guys, so maraming salamat sa inyo and until the next video guys. Bye.